Pinasok ng babae ang pagsasayaw sa club upang mapagamot ang kanyang lolo. Pero laking gulat nga ng dalaga nang offeran nga siya ng 100 million para anakan nga ng isang mayaman. Pumayag kaya siya para tuluyan nang gumaling ang kanyang lola? Lakad-takbo nga ang ginawa ni Mina para lang makaabot nga nang mabilis sa ospital kung saan sinugod ang kanyang lola. Nasa trabaho nga siya nang may tumawag nga sa kanya na isinugod daw ang kanyang lola's ospital. Ang public hospital kung saan sinugod ng kanyang lola ay crowded. Maraming mga pasyente at sa katunayan ay may mga pasyente pa nga na hindi naaasikaso sa dami. "Excuse me po," usal nga ni Mina sa bawat taong kanyang nadaraanan. Hinahanap nga niya ang kanyang lola. "Excuse me ma'am, may hinahanap po ba kayo?" Saad nga ng isang nurse kay Mina nang mapansin nga nito na palakad-lakad si Mina. "Hinahanap ko po ang lola ko. May tumawag po kasi sa akin na kanina na sinugod daw po rito ang lola ko." Ani naman ni Mina sa nurse na pumansin sa kanya. "Pangalan po ng pasyente ma'am," tanong nga ng nurse. "Caridad po, Caridad Aragon," tugon nga ni Mina sa nurse. "Ay din, tito po yung lola niyo ma'am." Nakangiting wika nga ng nurse kay Mina. "Bakit tinuna yan? Kami rito, na kanina pa bakit hindi kami pinapansin? May favoritism pa sa ospital na to?" Reklamo nga ng isang kamag-anak ng isang pasyente. "Sorry po, pero wala naman pong pabor-pabor dito. Kanina pa po nandito ang lola ng babae." Sagot naman ng nurse at ginaya na nga si Mina sa isang public room. Nasa anim na pasyente nga ang umaokupa sa isang kwarto. Kaya naman ang ibang kamag-anak ng mga pasyente sa room ay nakaupo lang sa isang upuan habang natutulog. "Lola!" Sugod nga ni Mina sa kanyang lola nang makita nga niya ito. "Nagpapahinga na po ang pasyente ma'am. Madali pong nadaluhan ng doktor kung kaya't wala na sa peligro ang inyong lola." Wika nga ng nurse kay Mina para pakalmahin na nga ito. Nakahinga ng maluwag doon si Mina, pero kasabay naman noon ang pagdaloy ng kanyang mga preskong luha sa kanyang mga pisngi. Ang pagod at pag-aalala niya sa kanyang lola ay isang bagsakan na umulan sa kanya. Kaya naman naiyak na nga siya. Sa murang edad ay nawala na nga ang ina ni Mina. Sumama nga ito sa ibang lalaki at iniwan siya sa kanyang lola. Ang kanyang ama naman ay hindi nga rin niya kilala. Hindi kasi nito pinanagutan ang kanyang ina. Ang bumuo at nag-iisang nagmahal lang kay Mina ay ang kanyang lola lang. Kaya naman labis-labis ang kanyang kaba at pag-aalala nang mabalitaan nga ang nangyari dito. "Kailan po makakalabas ang lola ko?" Baling nga ni Mina sa nurse at nagpunas nga sa kanyang basang pisngi. "Mabuti siguro kung si Doc na ang tanungin ninyo tungkol dyan ma'am. Komplikado po kasi ang kalagayan ng lola niyo eh." Ani pa nga ng nurse. Unti-unting nalugmok nga ang balikat ni Mina nang marinig na ang balitang yon mula sa nurse. Tinignan na nga lamang niya muli ang kanyang lola na payapang natutulog. "Pero wala naman pong sakit ang lola ko. Malakas po tsaka malusog ang lola ko." Sad pa nga ni Mina na tila ayaw maniwala sa sinabi ng nurse sa kanya. "Naku ma'am, marami po talagang ganyan. Tingin natin healthy ang ating pamilya dahil hindi ito nagkakasakit. Pero may mga instances po talaga na ang sakit dumatapos sa ating katawan lalo na't matanda na rin ang lola nyo. Biglaan. Halina po muna kayo. Ihahatid po kita sa office ni Doc nang kayo po ang makapag-usap tungkol sa kalagayan ng lola nyo." Litaan niya nga ng nurse kay Mina. Walang nagawa si Mina kung hindi ang sundan nga ang nurse. "Pakisettle din po pala ang bills ninyo sa billing station." Wika pa nga ng nurse kay Mina. "Okay po," tugon na nga lamang ni Mina. Lutang nga si Mina na nakasunod sa nurse kung kaya't hindi nga niya namalayan ang pagdating nila ng nurse sa harap ng opisina ng doktor na tumingin sa kanyang lola. Kumatok nga ang nurse ng tatlong beses sa pintuan bago ito binuksan at tinulak. "Good afternoon, Doc. Narito na po ang kamag-anak ng isang pasyente ninyo kanina," sabi nga ng nurse. Sumenyas naman ang nurse kay Mina na pumasok sa loob.
Humingang malalim si Mina bago pumasok sa opisina ng doktor. "Thank you, Nurse Santos. You may now leave." Pag-dismiss nga ng doktor sa nurse. Yumuko ng kaunti ang nurse bago umalis. "Umupo ka muna, miss." Giya naman ng doktor kay Mina. Sa isang upuan sa harap ng table nito. "Maraming salamat po," aninga ni Mina. "Miss, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang lola mo, may malubhang sakit. May acute lymphoblastic leukemia siya." Pahayag nga ng doktor. "Leukemia po?" Utal nga na wika ni Mina. Tumawa ang doktor. "Ang acute lymphoblastic leukemia, iha, ay isang uri ng cancer kung saan ang bone marrow ay nagkakaroon ng marami o sobrang lymphocytes." Paliwanag pa nga ng doktor kay Mina. Malaki po ba ang perang kakailanganin para maligtas po ang lola ko?" Tanong nga ni Mina. Sabi nga ng doktor, "Oo," at tumango. "Malaki-laki talaga, iha. Magkikimo ang lola mo. It will depend sa kung paano mag-react ang kanyang katawan. Ang starting price ng chemo rito sa atin ay 20,000. Tapos may iba ka pang kailangang bilhin o asikasuhin maliban dyan. Kaya maghanda ka na lang ng malaking pera." "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil isa pa, kailangan mo ring ilipat ang lola mo sa ibang ospital. Masyadong crowded dito para sa lola mo, miss. Para sa kanya din ito." Ani nga ng doktor. Umuwi na nga ng kanilang bahay si Mina upang kumuha nga ng gamit para sa kanyang lola. Umuwi siyang kargang mabigat na problema. Pumipitik nga ang utak sa kanyang ulo kung saan nga siya kukuha ng pera panggamot sa kanyang lola. May trabaho nga siya ngunit hindi naman yun sapat para panggamot. Ang hirap na ngang pagkasyahin ng kanyang pera para sa kanilang pang-araw-araw. "Bes, Mina," sigaw nga ni Yani nang makita ang kanyang kaibigan na si Mina na naglalakad nga sa tabing daan tala ang isang duffel bag. "Mina," sabi nga ni Yani sabay tampal sa balikat ni Mina. Hindi siya pinansin ang kaibigan kung kaya't natampal nga niya ito. "Uy, Yani, ikaw pala yan," saad nga ni Mina. Nagtagpo nga ang kilay ni Yani at saka tayim-tim na pinagmasdan ang kaibigan. "May problema ba, bes?" saad nga ni Yani. Pumuntong hininga si Mina at saka napahimas na nga lamang sa kanyang noo. "Nasa ospital kasi ang lola ko, bes." Sumbong nga ni Mina sa kaibigan. Napatakip naman si Yani sa kanyang bibig nang marinig nga ang balita tungkol sa lola nga ni Mina. "Eh, kamusta ang lola mo?" May pag-aalalang turan nga ni Yani. "Kailangan ko ng malaking pera, bes. Kailangan ni lolang mag-chemo eh. May leukemia siya," ani nga ni Mina. Dinala nga ni Yani si Mina sa isang convenience store upang pakainin nga ang kaibigan na halatang wala sa sarili nito. "Kain muna bago mo ako kwentuhan, bes." Saad nga ni Yani at saka tinulak ang pagkain na kanyang binili sa convenience store. Tumulo ang luha ni Mina. Humingang malalim si Yani at inayos nga ang kanyang shoulder bag bago umupo sa katabing upuan ni Mina. Hinaplos nga ni Yani ang likuran ni Mina. "Shh, tahan na. Sa mga pagkakataong to dapat, nagpapakatibay ka, bes." Payo nga ni Yani kay Mina na humihikbi. "Alam kong mahirap to sa'yo at hindi madali pero kailangan ng lola mo na dapat magpakalakas ka." Dagdag pa nga nito. "Sorry, bes. Ibubuhos ko lang talaga to ngayon, promise." Ani naman ni Mina. Tumango si Yani sa kaibigan at hinayaan na nga muna itong umiyak. Pagkatapos ay inanyayahan nga ulit ni Yani si Mina na kumain. Pagkatapos kumain ni Mina ay kinuwento nga niya kay Yani ang mga nangyari at pati na nga rin ang pag-uusap nila ng doktor ng kanyang lola. "So, kailangan mo ng malaking pera?" Punto nga ni Yani sa kaibigan. Tango naman ang naging tugon doon ni Mina at napatulala nga ito habang nakatingin sa bote ng tubig ng kanyang hawak. "E paano yan? May pondo ka ba?" Sunod na wika pa nga ni Yani. Umiling si Mina. "Wala nga eh. Sapat lang kasi sa pang-araw-araw namin ni Lola ang kinikita ko sa pag-waitress." Sagot ni Mina. Isa kasing waitress si Mina sa isang fast food chain
at hindi naman kalakihan ang kanyang kinikita roon. Humarap si Mina sa kaibigan na si Yani. Tumitig si Mina sa kaibigan na nakasuot nga ng isang shorts, sleeveless top at nakaayos nga ang mukha. Isang dancer sa isang bar si Yani. Alam yun ni Mina at alam niya rin ang mga kinikita roon ni Yani. Malaki kong mag-tip ang mga customer ni Yani. Bala ko sanang pumasok sa trabaho mo, bes. Lakas loob nga na sa ad ni Mina. Wala sa bokabularyo nga ni Mina na pasukin ng trabaho ng kanyang kaibigan. Maliban sa hindi siya marunong sumayaw at mahiyain. Ayaw niya rin na nagpapakita masyado ng balat. Unlike kay Yani, na opposite sa kanyang personalidad. Ha? Huh? Mina, umayos ka. Untas nga ni Yani nang nag-sink in nga sa kanyang utak ang sinabi ng kaibigan. Alam naman kasi ni Yani ang personality ng kaibigan kaya't ganun na lamang ang kanyang gulat sa sinabi nito. Kailangan ko ng pera, bes. Hindi sapat ang ilang daan kong kita. Punto nga ni Mina. Hinawakan ni Yani ang kamay ng kaibigan. Mina, alam mo ang kalakaran sa trabahong meron ako. Alam mo ang environment doon. Matigas na wika nga ni Yani. Pilit na ginigising nga ni Yani ang kaibigan sa mga pinagsasasabi nito. Hindi katulad niya, ang kanyang kaibigan ay may pagkakonserbatibo nga at inosente. Alam ko, nautal nga natura ni Mina. Pag pumasok ka sa klase ng trabaho na meron ako, bes, wala nang atrasan to, ah. Paniniguro pa nga ni Yani. Isang beses na nga niya kasing naaya ang kaibigan na magtrabaho kasama siya. Pero nang ikwento nga niya ang uri ng trabaho na meron siya, kagad yung hinindian ng kaibigan. Kaya naman hindi nga niya ito muli pang inaya. Hinatid nga ni Mina ang gamit ng kanyang lola sa ospital. Nakapagpaalam na nga rin siya rito dahil gising nga ito ng kanyang madatnan. Ayos lang naman na po. Kung sa bahay na lang ako magpahinga, dagdag gastos lang itong pananatili ko sa ospital na to, eh. Ani pa nga ni Lola, ni Mina. Hinawakan naman ni Mina ang kumukulubot ng kamay ng kanyang Lola. Lola, kailangan po kasi kayong tignan ng doktor at saka baka rin po ililipat kayo sa ibang ospital. Hindi pa po kayo pwedeng lumabas. Wika nga ni Mina. Pero gastusin lang ato, apo. Saan naman tayo kukuha ng pambayad? Argumento naman ng Lola ni Mina. Napalunok ang babae. Ako na pong bahala roon, Lola. Huwag na po kayong mag-alala. Ako na po ang gagawa ng paraan para doon. Sad nga ni Mina. Nang makapagpaalam si Mina sa kanyang lola ay umalis na nga rin siya sa ospital. Suot ang isang skinny jeans at isang hoodie jacket, pinuntahan ni Mina ang address kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan. Isang beses nang napadpad si Mina sa lugar dahil nga rin sa kanyang kaibigan at sa panahong yun ay pinangako nga niya sa sarili na hindi na nga siya babalik doon. Ngunit, sadyang mapagbiro talaga ang tadhana sa kanya. Ngayon ay babalik nga siya sa maingay at madilim na lugar. At sa pagkakataong yun, ay magtatrabaho na nga siya sa pinakaayaw nga niya sanang trabaho. Ngunit wala na nga siya pang maisip na trabaho kung saan madaling makakita ng malaking pera. Nang makarating na nga si Mina, sa harap ng isang exclusive bar kung saan nagtatrabaho si Mina, tinawagan nga niya ang kaibigan. Bes, sabi nga ni Yani sa kabilang linya, bes, nandito ako sa labas. Ani nga ni Mina. Humingang malalim si Yani na nasa kabilang linya. Sige, pupuntahan kita dyan. Sad nga ni Yani sa kayumuko. Naipaalam nga ni Yani sa kanilang hostess na may kaibigan nga siyang gustong sumali sa kanila. Ayaw sana ng kanilang hostess na mag-recruit ng iba pang mga babae, ngunit nang ipakita nga ni Yani ang larawan ng kaibigan, ay kaagad nangang nagbago ang isip ng kanilang hostess. Hindi naman kasi may pagkakaila ang angking ganda ni Mina. Idagdag pa na mukha nga itong mahinhin, which is usually yun ang hanap ng mga customers nila. Bes, niyakap nga ni Yani ang kaibigan tsaka nga ito dinala sa loob ng bar. Pwede ka pang matras, Mina. Saad nga ni Yani sa kaibigan dahil ramdam nga niya ang pag-aalinlangan ng kaibigan.
Matigas nang umiling si Mina. Para sa lola ko, bes. Ani nga natugon ni Mina. Walang nagawa si Yani kung hindi ang bumuntong hininga. Madam, ito nga po pala ang kaibigan ko. Pagpapakilala nga ni Yani kay Mina sa kanilang hostess. Tinigdan nga ng hostess si Mina mula ulo hanggang paa. May panunukat nga itong tumitig kay Mina. Pagkatapos ay pinag-cross nga ang mga braso sa isa't isa. Sa loob ng room ay nandoon din ang iba pang kasamahan ni Yani na kapwa-sexy dancers. Iha, gaano mo ka gusto ang trabahong to? Tanong nga ng hostess kay Mina. Yumuko si Mina at nanginig. Hindi ko po ito gusto. Ayaw ko po. Sa totoo lang, pero kailangan ko po ng pera. Kailangan ko po ng pera para sa lola ko. Honest nga nasagot ni Mina. Tumayo ang hostess. Pero wala nang atrasan ang trabahong to, iha. Kapag lumabas ka na sa entablado, doon titignan ka ng mga lalaki o mapababae man, yan na para kang paninda sa palengke. Sasayaw ka sa entablado at mga akit ng lalaki. Kaya mo ba yon? Malulunok mo ba ang pride mo para sa pera? Malulunok mo ba ang dignidad mo para sa pera? Handa ka bang mawala ang dignidad mo para sa pera? Pangahaman nga ng hostess kay Mina. Naiiyak na nga sa kaba si Mina. Nai-imagine na nga niya ang sarili sa entablado dahil sa mga sinasabi nito. Nanindig na nga ang mga balahibo niya dahil sa sinabi nito, pero wala nga siyang ibang choice dahil wala nga siyang pera. Umalis ka na, iha, kung hindi mo kaya. Naputol naman ang hostess nang sumabat si Mina. Kaya ko po. Kakayanin ko po, madam. Ani na nga lamang ni Mina habang ang lakas nga ng kabog ng dibdib. Nangingiyak na nga si Mina habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa full body mirror. Nakasuot nga siya ng isang bra na may gold sequins habang isang maikli at makinang na skirt naman. Ang kanyang pangibaba, konting galaw lang, ay halos kita na nga ang kanyang suot na underwear. Halos luluwa pa nga ang kanyang dibdib dahil sa suot na push-up bra. Hindi marunong maglagay ng makeup si Mina, pero nilagyan siya ni Yani ng light makeup lang. Ho? Pagbuga ni Mina ng isang marahas na hininga mula sa kanyang bibig. Halos hindi na nga niya kilala ang sarili sa harap ng salamin. Mas lalong tumindi ang tambol ng dibdib ni Mina nang tawagin na nga sila upang sumala nga sa stage. Hindi siya sasayaw, pero rarampa siya sa entablado at konting akit lang sa mga manunood since baguhan lamang siya. Pinagbibigyan ng hostess. Nanginginig ng husto ang mga binti ni Mina habang tinatahak nga niya ang isang pasilyo tungo sa stage. Mabuti at hindi bumibigay ang kanyang tuhod sa panginginig. Malakas ang tunog ng musika mula sa entablado, ngunit mas malakas nga naman ang kabog sa dibdib ni Mina. Napuno ng hiyawan at sipol ang buong silid nang lumabas si Mina. Kusang umatras ang binti ni Mina nang makita ang mga taong nanonood sa kanila. May mga matatandang lalaki, mayroong mga bata pa kung tignan, at may mga naka-business sa tarpa nga. Ang ilan ay may mga katabing babae. Pero nang lumabas si Mina, pansin ng dalaga ang pagkatutok ng mga mata sa kanya. Mina suddenly wants to hug and cover her body. Para kasing hinuhubaran siya ng mga tumitingin sa kanya. Go, Mina. Wala nang atrasan to. Bulong na nga lamang ni Yani na siyang nagpagising nga sa pagkatunganga ni Mina. Pikit matang humakbang si Mina at rumampa sa stage. Naiiyak nga siya. Ngunit iniisip nga niya na lamang ang kanyang lola na nangangailangan ng pera. Nang patapos na nga sila Mina sa performance, unti-unti na nga nilang nilinisan ng stage, kaso may biglang sumigaw mula sa mga lalaking nanunood sa kanila. 100,000 sa babaeng nakasuot ng gold. Napalingon doon si Mina. Dahil sa kanyang mga kasamahan, siya lang naman ang nakasuot ng gold. Isang matanda ang sumigaw noon. 200,000 for a date to the girl wearing gold. May isa pang lalaki na sumigunta. May ilang mura na nga na narinig si Mina mula sa kanyang kaibigan. Tawagin niya si madam. Hanggang sa table lang ang usapan para kay Mina. Hindi siya dadalhin sa labas o kahit anong date.
Ani nga ni Yani sa kanyang mga kasamahan. Yani, anong gagawin ko? Tarantang tanong nga ni Mina sa kaibigan. Ilang saglit pa ay pumunta na nga sa stage ang kanilang hostess at nagpaliwanag tungkol kay Mina. My dear, come here. Kamay nga ng hostess ang iniabot kay Mina. Napahawak naman si Mina sa kanya. Pero humawak din siya sa kaibigan na para bang sinasabi na huwag siyang iiwan. Trust Madam Hostess Bess, ang usapan ay usapan. Ani na nga lamang ni Ayani. Walang nagawa si Mina kung hindi ang lumapit nga sa hostess. Our dear Mina isn't up for a date or escort everyone. She is only open for tables and talks. Sad nga ng hostess. 250,000 for Mina. Ang pangunguna pa nga ng isang lalaki. Sa mukha pa lang ng lalaki halatang manyak na nga at may tama na nga ng alak. 400,000. 450,000. 700,000. At sa isang iglap, parang nagbibidding na nga ang mga lalaki para lang matable si Mina. Pero natigil ang pagbibidding nang may isang lalaki na nagmarcha. Tungo nga sa stage at walang sabing kinuha nga ang kamay ni Mina. She's my girl. Stop this nonsense. Ang wika nga ng isang lalaki, sabay abot nga ng isang cheque sa hostess. Nanlaki ang mga mata ni Mina nang mahagip ng kanyang mata ang halaga ng pera na binigay nga ng estrangherong lalaki. Isang cheque na nagkakahalaga ng 2 million. Pagkatapos nun, hinila nga ng lalaki si Mina sa labas ng bar. Hinubad nga ng lalaki ang suot na coat at pinatong nga yun sa balikat ni Mina. Somehow, Mina felt secured and protected sa ginawa nga ng lalaki. Sir, usal ni Mina, bakit niyo po yun ginawa? At bakit po kayo nagbigay ng pera sa hostess? Hindi ko po kayo kalala. Saad nga ni Mina. Tinitigan nga ni Mina ang lalaking tumitig sa kanya. Disenteng tignan ng lalaki. Kung tutuusin nito ay nakapang formal attire at kung pagbabasehan lang ang suot nito, mukha nga itong mayaman. Ayaw i-judge ni Mina ang lalaki because sometimes looks can be deceiving. Ayaw mo doon sa entablado, right? You are about to cry kanina doon. I just do what I think is good for you. Matamang saad nga ng lalaki. Napayuko si Mina. Nahihiya. Salamat po sa ginawa ninyo, sir. Pero kailangan ko po to. Kailangan ko po itong trabaho para sa lola ko. Wika nga ni Mina at tatanggalin na nga sana ang coat ng lalaki sa kanyang balikat nang hawakan nga ng lalaki ang kanyang kamay. Sa ilang segundong dumapo nga ang kamay ng lalaki sa kamay ni Mina ay tila naramdaman nga niya ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang ugat kung kaya't napaigtad nga siya ng konti. How much? Magkano ang kailangan ng lola mo? Untag na nga ng lalaki. Pero sir, Rhys, yan ang pangalan ko. Pagputol nga ng lalaki kay Mina. Sir, ibig ko pong sabihin, Rhys, bakit mo ito ginagawa? Hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala. Hindi tayo magkaano-ano para gawin mo to. Saad nga ni Mina. Gulo nga. Sa ginawa ng lalaki. Napatango nga si Mina nang may ma-realized. Pareho rin po siguro kayo ng mga lalaki dun sa loob. Gusto niyo pong maikama ang tulad ko. Diretsahan at prank ang saad nga nito. Of course not. Matamlay na napatango na nga lamang si Mina na parang hindi kumbinsido. I'm looking for a surrogate mother. Diretsong wika nga ni Rhys. Nanlalaki ang mga mata ni Mina roon at ganun nga rin si Rhys. Napapikit si Rhys. I know it's ridiculous, right? Inilabas kita mula doon pero heto ako. Inaalok kang maging surrogate mother ng magiging anak ko. Naiiling nga na wika ni Rhys. Pero ikakama mo pa rin ako kung ganun. Sad nga ni Mina. Umiling si Rhys. No, you have a choice. Okay lang na hindi. We'll just get my sperm and put it on you. Hindi kita ipe-pressure. Paliwanag nga ni Rhys. Magiging surrogate lang po ko? Paniniguro nga ni Mina. Nailang nga si Mina ng ilang sandali siyang tinitigan ni Rhys. Rhys? Oo, surrogate lang. Sa wakas ay untad na nga ng lalaki. Dinala nga ni Rhys si Mina sa kanyang sasakyan upang makapag-usap sila ng masinsinan. Napag-isip-isip din kasi ni Mina ang sinabi at offer nga ni Rhys sa kanya.
Pinagtimbang-timbang ni Mina ang kanyang sitwasyon. It's either sasayaw sa bar o magiging surrogate ng anak ni Reese, ang lalaking bigla na nga lamang nagligtas sa kanya. Pero ewan ba niya, para siyang nakaramdam na secured nga siya rito. Sa kabilang dako ay pasensyosong naghintay nga si Reese sa anumang magiging sagot nga sa kanya ni Mina. Reese stared at Mina like she was a precious artifact. Sa mga titig ni Reese, hindi maipagkakaila ang kanyang paghanga sa babae. Gandang-ganda nga siya kay Mina, mula sa maliit nitong mukha hanggang sa mapupulang mga labi nito. The admiration in Reese's eyes was palpable pero hindi yon makita ni Mina sa mga pagkakataong yon dahil sa kanyang sitwasyon. Sige, sa wakas ay untag nga ni Mina, papayag na ako. Pero yung pag-usapan natin, dapat tumupad ka. Dagdag pa nga niya, si Reese ay parang nabunutan ng tinik sa naging sagot ni Mina sa kanya. Oo naman, sagot ko na ang pampa-ospital ng lola mo, sa kanyang chemo at maging sa kanyang mga meds. Cover ko na lahat yon, ani pa nga ni Reese. Napatango-tango nga si Mina. Salamat Reese. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina at pati itong offer mo. Malaking tulong to sa akin at sa pamilya ko. Hindi ko man alam kung bakit ako ang pinili mong maging surrogate ng magiging anak mo, pero salamat pa rin. Taos-pusong pasasalamat nga ni Mina. Napag-isip-isip din kasi ni Mina na mas safe siya at mas kampante siya na magdala ng anak ni Reese kaysa naman maging dancer doon sa bar at para nga siyang isang putahe na pinag-aagawan ng mga lalaki. Siyam na buwan lang naman niyang dadalhin sa kanyang sinapupunan ng anak nito. Thank you too. Thank you for accepting my offer. Saad nga ni Reese. At saka humigpit nga ang kanyang pagkakahawak doon sa steering wheel ng kanyang kotse. So saan? At kailan gaganapin? Napakamot nga si Mina sa kanyang batok dahil hindi nga niya matapos ang kanyang sasabihin at hindi nga rin niya alam kung ano ba dapat ang tamang term. Magsischedule muna tayo ng appointment sa doktor at iti-check rin ang body mo if fit ka. Sad nga ni Reese na hindi rin alam kung tama ba ang kanyang sinasabi dahil basta na nga lamang niyang inalok na maging surrogate mother si Mina. Those words just came out of his mouth. Tumango si Mina. Sige, salamat ulit at uuwi na lang siguro muna ako sa bahay. No, ihahatid na kita. Hindi ka pwedeng bumalik sa loob dahil sa sinabi ko kanina, remember? Ani naman ni Reese. Sa hindi maarok ng utak ni Mina, ay nakaramdam nga siya ng pagkapang ng init mula sa kanyang leeg tungo sa kanyang mga pisngi. Mahinhing tumango nga si Mina. Hindi ba nakakaabala sa'yo na ihahatid mo pa ako sa amin? Untag pa nga ni Mina. Binuhay nga ni Reese ang makina ng kanyang kotse at saka nga niya unti-unting pinausad ang sasakyan. Hindi naman, kaya ituro mo na lang ang daan tungo sa inyo. Then by tomorrow I will fetch you dahil pupunta tayo ng ospital. I will let my assistant work para sa pag-transfer ng lola mo sa pribadong ospital. Saad nga ni Reese. May kontrata ba tayo? Usisa nga ni Mina. Dahan-dahan ang naging tango ni Reese kay Mina. Bukas ibibigay ko sa iyo. Inihatid na nga ni Reese si Mina sa bahay nito gaya ng kanyang sinabi. Ingat sa pagmamaneho at salamat ulit. Paalam nga ni Mina kay Reese. Kumaway pa nga si Mina kay Reese dahil nakababa naman ang salamin ng kotse nito. Reese smiled sweetly kay Mina dahilan kung bakit tumalpas ang munting puso ni Mina. Good night Mina. Malamyos na usal pa nga ni Reese. Unti-unting tumaas nga ang salamin sa kotse ni Reese at saka ito umusad paalis. Medyo gulat nga si Mina nang banggitin ni Reese ang kanyang pangalan. Pero naalala nga niya na inanunsyo pala ang kanyang pangalan kanina roon sa bar ng kanyang pagtatrabahuan sana. Humiga si Mina sa kanyang maliit na kama at napatitig nga sa coat ni Reese na hindi nga niya naibigay sa lalaki. Nakaang-iyon sa isang tabi at nakatitig nga doon si Mina. Hindi mahinuha ni Mina kung bakit biglang tinulungan ng lalaki, ngunit may parte sa kanya na parang pamilyar sa kanya ang lalaki. Ngunit hindi niya lang tanda kung saan niya ito nakalala. Kung sila'y nagkita na bang talaga. Nakapaglinis na nga si Mina sa kanyang katawan, ngunit naamoy nga niya pa rin ang pabango ni Reese na kumakapit nga sa kanyang katawan. Wala sa sariling napangiti nga si Reese
nang sumagi sa kanyang isipan ang gwapo at maamong mukha ni Riz. Dahil sa malinis at maamong mukha ni Riz, tingin ni Mina parang galing na nga sa seminaryo si Riz. Mukhang maginoon na hindi. Ngunit naputol nga rin ang pagpapantasya ng babae ng mapagtantong baka may asawa na ngang lalaki at hindi magkaanak kaya gusto nga nitong magkaroon ng surrogate mother. Nag-resort nga ang mag-asawa sa surrogacy. Crush-crush lang namin siguro to, kaya okay lang. Pag-aaliw pa nga ni Mina sa sarili. Inaasikasa na ng assistant ko ang papers para sa paglipat ng lola mo sa bagong ospital. Kaya by tomorrow or the day after tomorrow, malilipat na nga siya. Pahayag nga ni Riz kay Mina habang tinatahak nga nila ang kahabaan ng highway tungo sa ospital kung saan oobserbahan si Mina. Salamat. Sad nga ni Mina at saka ngumiti kay Riz. Hindi naman mapigilan nga ni Riz ang sarili at sinuklian naman ito ang isang matamis ng ngiti ni Mina. Huwag kang magpasalamat. Nang magpasalamat, Mina, ani naman ni Riz. Kumain ka na ba? Tanong nga ni Riz kay Mina at sinulyapan nga ito. Tila sobrang attracted nga si Riz kay Mina. Dahil sa simpleng suot nito na white t-shirt at isang jeans at sneakers naman ang sapin sa paa. Nakalugay lang din ang wavy na buhok ni Mina, kung kaya't humuhulma ang hugis puso nga nitong mukha. Nakapag-breakfast na ako sa bahay. Ikaw, kumain ka na ba? Nope, pwede pa tayong mag-drive-thru? Kaagad namang napatango si Mina. At umoo. Napakagat nga si Riz sa kanyang labi para nga itago ang kanyang ngiti. Para kasi siyang nakikiliti sa paraan ng pagbanggit nga ni Mina ng kanyang pangalan. Parang naging espesyal ang kanyang normal na pangalan kapag ito nga ang nagbabanggit. Sa mga mata ni Riz, wala pa nga rin pinagbago si Mina. Na kanyang nakilala noon at ang Mina nakasama niya ngayon. Kung may nagbago man, ay mas gumanda nga ito. Yes, kilala nga ni Riz si Mina ngunit sa kasamang palad ay hindi na nga siya kilala ni Mina. Nevertheless, masaya nga si Riz na may pagkakataong makasama na nga niya ang babaeng kanyang savior. Nag-drive-thru nga sila bago tumungo sa ospital. At nang makarating na nga naman sila sa ospital ay kaagad namang naasikaso si Mina dahil nakapag-set na nga ng schedule si Riz sa isang doktor. Dumaan si Mina sa full body screening at ilang tests at siya kasi Riz nga ay pasensyosong naghintay lamang sa kanyang matapos. Riz? Tawag nga ng isang lalaki kay Riz. Ivan, si Riz naman nang makita nga ang kaibigan. Isa rin itong doktor sa ospital. Anong ginagawa mo dito? Usisa nga ni Ivan. Tumayo naman ang lalaki. May pinacheck lang ako. Sagot nga ni Riz. Pinacheck? What kind of checkup, Riz? Taka namang tanong ni Ivan. Ivan looks so handsome in his white uniform. I found a suitable woman na magiging surrogate mother. Wait, alma nga ni Ivan. Itinaas ang kamay. Nagulat sa binunyag nga ni Riz. What the? Gulantang nga ni Ivan. Anong surrogate, Riz? Dude, single ka. And you're still 29 pero what happened at umabot ka sa sitwasyong to? I don't mean to offend you ha. Pero nagulat lang ako. Bakit mo ba kailangan gawin to? Gusto ko lang. Wika naman ni Riz. Well, alam mo naman, di ba? Na may babae akong hinahanap. Tumango nga sa Ivan. Kaya nagpatuloy si Riz. Sa sinasabi niya, I met her last night sa isang exclusive bar. Isa siya sa mga babaeng nagpa-perform. And then suddenly, bigla na lang nagkaroon ng bidding sa kanya dahil gusto nga siya ng mga lalaki doon. Alam mo na, maganda. Makahulog ang wika nga ni Riz. And? I drag her down and paid 2 million for her. Tapos sa kipag-usap siya sa akin, marami siyang naging tanong sa akin, likewise and what's. Nataranta ako at biglang sinabi sa kanya na gusto ko nga siyang maging surrogate mother ng anak ko. Kwento nga ni Riz. Damn dude, nagpaliwanag ka man lang sana sa kanya. Pero handa ka ba talagang maging daddy? Saad nga nito, sasagot nga ni Riz na baka lumayo nga ang magandang babae sa kanya at magdudat matakot kaya inunahan na nga niya ng kanyang plano na maging surrogate mother ito. Pero gusto mo ba talaga itong babaeng to? Maya-maya ay sumeryoso namang tanong ni Ivan. Of course, I really do like her.
Hindi ako aabot sa puntong ito kung hindi ko siya gusto, Ivan. Saad naman ni Riz. At sincere nga talaga siya. Tinapik na Ivan ang balikat ng kaibigang si Riz. That's good. Good luck, dude. Alis muna ako ah. Saad nga ni Ivan sa kaumalis. Swabeng pinalandas nga ni Riz ang isang kamay sa kanyang buhok. Patalikod at bumuntong hininga na nga lamang. Dahil hindi kaagad nakukuha nga ang resulta sa full body checkup ni Mina, inaya nga ni Riz si Mina na kumain muna sa malapit na kainan at para na nga rin mapag-usapan nila ang kanilang kontrata. Hindi ba ito masyadong nakakaabala sa'yo, Riz? May pag-aalala lang tanong nga ni Mina habang nagbabakal nga sa kanyang seatbelt. Nakangiting umiling si Riz. Nope, saka akong nagaya sa'yo, Mina. Ani naman ni Riz. Napalabi na nga lamang si Mina at tumango nga si Riz. On their way, sa pinabook na restaurant ni Riz, hindi na nga napigilan pa ni Mina na magtanong kay Riz tungkol sa personal na buhay nito. Napalunok na nga lamang si Mina at napansin naman yun ni Riz. Saglit na ginawaran nga ng sulyap ni Riz si Mina. Is there something, Mina? Bothering you? Gusto mo ng tubig? May water dyan sa compartment sa harap mo. Wika nga ng lalaki. Napailing na nga lamang si Mina. Riz? Pabulong nga na saad ni Mina. Yes? Sagot nga ni Riz habang ang atensyon ay nasa daan. Tumigil na nga lamang si Riz nang mag-green light ang stoplight. Dahil doon nagkaroon nga ng pagkakataon si Riz na tumingin kay Mina. Nanliit ang mga mata ni Riz nang mapansin ang pagka-tense ni Mina. Hey! Saad nga ni Riz sa kahinawakan nga ang kamay ni Mina na nasa hita nga nito. Na parang nanginginig nga si Mina. Ayaw mong lumabas kasama ko? It's okay, Mina. Huwag mong pilitin ang sarili mo if hindi mo gusto. May tanong lang ako. Mahinang usal nga ni Mina. Pero huwag mo itong mamasamain ha. O lagyan man lang ng mali siya. Tumango naman si Riz. Humingang malalim nga muna si Mina. May asawa ka na ba? Tanong nga nito. Saglit ding natigilan nga si Riz sa tanong na yon ni Mina kung kaya't hindi kaagad nga siya nakasagot. Hindi niya kasi inaasahan na yon ang itatanong nga ni Mina sa kanya. Akala ni Riz ay aatras na nga si Mina sa kanilang usapan. No, wala akong asawa, Mina. I'm single. Hindi alam ni Mina kung bakit parang nabunutan nga siya ng tinik sa kanyang puso nang marinig nga yon. Tinakpan ni Mina ang mukhang namumula gamit nga ang kanyang dalawang palad. Saka lang kasi siya tinablahan ng hiya sa kanyang itinanong kay Riz nang makauwi na nga siya sa kanyang bahay. Baka kung anong isipin nun. Baka isipin nun may interest ako sa kanya kaya ako natanong yun. O baka isipin niya sinasamantala ko ang aming sitwasyon. Lita niya pa nga nito at sinubsob nga ang mukha sa unan. Nagpagulong-gulong nga si Mina sa kanyang higaan at timpit na humiyaw. Naputol lamang ang kanyang pagwawala nang tumunog ang kanyang telepono. Nagkukumahog nga si Mina sa pag-abot sa kanyang telepono sa pag-aakalang si Riz nga ang tumawag sa kanya pero nadismaya nga siya nang makita na nga ang kaibigan na nga si Yani ang tumatawag sa kanya. Hello? Nasa labas ako ng bahay mo, bes. Ha? Huh? Bakit? Basta pagbuksan mo ako dali. Wika nga ni Yani. Kaagad namang binaba nga ni Mina ang tawag ng kaibigan at tinayos nga ang sarili bago lumabas sa kanyang kwarto. Sorry, bes, nakatulog kasi ako eh. Sinamaan nga lang ni Yani nang tingin si Mina at pumasok na nga sa loob ng bahay. Pabagsak na umupo nga si Yani sa isang sofa sa sala. Halata sa mukha nito ang pagod. Anong ginagawa mo rito, bes? Tanong nga ni Mina at tumabi sa kaibigan. Umungol nga si Yani. Bumangon ito at may ngiwi nga sa mukha na hinarap si Mina. Really, Mina? Yan talagang itatanong mo sa akin? Bes, ikaw ang bigla na lang kinuha ng isang lalaki doon sa bar. Ikaw ang babae bigla na lamang may umangkin sa'yo sa bar. Tapos, yan ang itatanong mo sa akin? Hindi mo alam kung gaano ako nagalala sa'yo. Tapos hindi pa kita makontak simula kagabi. Lita niya nga ni Yani sa kaibigan. Kaagad naman na tinamaan nga ng guilt si Mina. Sorry na, bes. Nakapatay kasi yung phone ko nito lang ako nagbukas eh. Sabihin mo sa akin ang nangyari, bes. Hindi sorry mo ang gusto kong marinig. Isang malalim nga na hininga ang pinakawala ni Mina bago nagsimulang magkwento sa kaibigan.
Sinalaysay nga niya rito ang buong nangyari sa kanyang araw. Si Yani naman ay parang nakikinig nga lang sa radyo habang nakikinig sa kaibigan. Grabe, para lang ako nakikinig ng drama sa radyo ah. Ani nga ni Yani, matapos ngang pakinggan ng kaibigan. So, ikaw ang magdadala ng bata ng lalaki. Niris? Sad pa nga ni Yani, tumangon na nga lamang si Mina. Tingin mo ba kaya mo, bes? Seryosong tanong nga nito. Bes, ipapaalala ko lang sa'yo ah, hindi madali ang magbuntis. Ilang buwan mong dadalhin sa sinapupunan mo ang bata. Naku, mas magulo yata ang napasukan mong to, bes. Yumuko nga si Mina. Pinaglaruan nga niya ang mga daliri. Nakapag-usap na naman kami ni Riz kanina tungkol sa kontrata at magiging setup namin ngayon. Titira ako kasama siya tapos siya. Ang aako ng lahat ng gastusin. Sa lahat-lahat na. Ani naman ni Mina. Kinabig nga ni Yani ang kaibigan tungo sa kanya at hinaplos ang balikat. Sumandal naman si Mina kay Yani. Sige na nga, susuportahan kita, bes. Pero kung kailangan mo ako, nandito lang ako, ha? Sad nga ni Yani. Sa sumunod nga na araw ay sinundo nga ni Riz si Mina sa bahay nito. Sa kanilang kontrata kasi ay titira si Mina sa bahay ni Riz. Simula nung araw na ng procedure nila sa surrogacy hanggang sa mga anak nga si Mina. Hindi naman ito tinutulan ni Mina dahil anak nga ni Riz ang kanyang dadalhin kung sakasakali na mabuntis nga sa unang turok sa kanya. Ngunit ang inaakala nga ni Mina na madaling proseso sa pagbubuntis ng magiging anak ni Riz ay nasubok nang sa unang subok nila ay hindi nga siya nabuntis. Sa unang turok kay Mina, pinalis muna ang ilang linggo at saka nga siya chinek ng doktor ngunit hindi siya nabuntis. They wait for another week pero wala pa rin. Muling ginawa ang procedure nang hindi nga ito nagtagumpay ngunit sa pangalawang pagkakataon, bigo ulit. Pasensya ka na, Riz. Katawan ko yata ang may mali eh. May panghihinayang nga na wika ni Mina kay Riz. Isang gabi nang magsabay nga silang kumain ng hapunan sa bahay nito. No, huwag mong sisihin ang sarili mo, Mina. Maybe there's something wrong with the test kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nabubuntis. Let's try again. Pampalubag loob nga naman ni Riz kay Mina. Bumuntong hininga na nga lamang si Mina. It's almost 2 months. Nang magsama nga sila ni Riz sa bahay nito at napagalaman nga ni Mina na isang successor pala itong si Riz at may mga kumpanya nga sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa karatig bansa na nga rin. Ang lola rin ni Mina ay nagre-recover na nga sa ospital kaya laking pasasalamat nga niya kay Riz. Tila may isang himala na nawala ang cancer nito ngunit sinabi ng doktor nila na hindi muna sila papakampante. Nakakalungkot lang kasi na hindi ko magawa ang parte ko sa ating kontrata. Samantalang ikaw, napatigil nga si Mina sa pagsasalita nang dumapo nga ang malaking palad ni Riz sa kanyang kamay. Nahigit nga ni Mina ang sariling hininga nang dumaloy nga ang kakaibang excitement sa kanyang sarili. Mina had been secretly admiring Riz. Simula nung una nga niya itong makita, aminado naman si Mina na may paghanga nga siya. Ngunit nang makasama nga niya ito sa iisang bahay, mas umusubong ang kanyang pagtingin rito nang mas makilala nga niya ang lalaki. Masyado kasing caring si Riz. Sweet at gentleman. Inaalagaan nga niya ito. Don't mind it. Saka ginagawa mo rin ang parte mo sa ating kontrata, Mina. It's just that may mga bagay lang talaga na hindi natin hawak. Pagpapaintindi nga ni Riz kay Mina. Kita nga ni Riz ang pagbagsak ng mga balikat ni Mina. Ramdam nga ni Riz ang pagkadismaya ni Mina sa sarili nito dahil hindi nga ito nabubuntis. Ngunit ang hindi alam ni Mina ay nakipagsabuhatan nga si Riz sa kaibigan nitong doktor na si Ivan. Kayang magbuntis nga ni Mina ngunit sinasadya nga na hindi iturok kay Mina ang sperm ni Riz para hindi ito mabuntis. Alam ni Riz na malaking kasalanan ang nagawa niya sa pagsisinungaling at paglilin lang kay Mina ngunit wala kasi siyang ibang maisip na paraan para mas mapalapit sa dalaga. Gusto ni Riz na kunin ang loob ni Mina bago nga niya aminin ang lahat-lahat dito. Gusto mo bang mag-unwind na lang tayo? Magburakay tayo o Palawan? San mo gusto? Sad nga ni Riz sa kanilang usapan ni Mina. Eh hindi ba natin naasikasuin ang susunod na procedure ng surrogacy? Diba sabi mo,
Subok lang ng subok, ani nga ni Mina. Umiling nga si Riz. Hindi mo na, para lang makapag-relax tayo. Saad nga ni Riz. It's now or never for Riz. Kapag pumunta sila ng Boracay o ng Palawan, sisiguruduhin niyang makakaamin na nga siya kay Mina. Sa nararamdaman niya, ataamin na nga rin siya sa kasalanan niya rito. Pero kapag hindi nagtagumpay ang plano niya, kailangan niyang pakawalan ng dalaga. Hala, grabe, ang ganda naman dito. Hindi napigilang wika nga ni Mina at bakas nga sa mukha nito ang kagalakan. Halos halikan na nga ni Mina ang puti at pinong buhangin ng nilalakaran. Si Riz na nga siyang may dala sa mga gamit nila ni Mina at nakasunod nga sa dalaga ay nahawa na nga rin siya rito. Nang mag-offer nga si Riz kay Mina na mag-unwind, ay undecided pa nga ito ngunit napilit nga din nito ni Riz at kinabukasan kagad noon ang lipad nila patungong Palawan. Madali lang para kay Riz ang asikasuhin ng flights at travel nila ni Mina since may private jet nga siya at may mga koneksyon. Tumiretso nga silang dalawa sa kanilang villa na malapit nga lang din sa dagat. Manghang untag nga ni Mina pagkapasok nga nila ni Riz sa kanilang villa. Wow! Bakit may flowers dito? Takang tanong pa nga ni Mina nang makita nga ang bouquet ng bulaklak sa isang mini table. I think, nagbibigay sila for their guest ng flowers. Agap naman, kagad ni Riz. When in fact, siyang nag-request noon kay Mina. Ngiting-ngiti nga ang kinuha nga ni Mina ang bulaklak at saka nga ito dinala sa kanyang ilong. You like it? Sunod-sunod na tango naman na binigay ni Mina at saka sumagot. Oo, ang bango pa. Lihim na napabuga na nga lamang ng malalim na hininga si Riz. Hindi man alam ni Mina na sa kanya galing ang bulaklak pero satisfied nga siya na makita ang dalaga na nagustuhan nito ang bigay niya. As much as Riz wants to spoil and give Mina some presents, kaso pinipigilan nga niyang kanyang sarili dahil ayaw nga niyang gulatin at biglain nga ang dalaga. He wants to take everything in process. O Mina, isa lang pala ang room ng villa. Pahayag nga ni Riz kay Mina. Napatigil naman si Mina sa kakaamoy nga sa bulaklak nang marinig nga si Riz. Ha? Isa lang? Eh, ang laki nitong villa. Ungot naman ni Mina at sinuro nga ang villa nila. Nagusot nga ang mukha ni Mina nang mapagtantong isa nga lang ang silid ng villa nila. Gusto sanang mag-request ni Mina ng ibang villa kaso wala naman siyang pera. Nakakahiya naman kung magdedeman pa nga siya kay Riz. Sanay na nga si Mina sa presensya ni Riz. Kaya saad na nga lamang nito, sa couch na lang ako. Dahil nakakasama naman kung tatanggi nga siya sa lalaki. Hindi na, ikaw na sa kama, ako sa couch. Mariing umiling si Mina. Okay na ako sa couch, Riz. Pero umiling lang si Riz. I'm the guy here, Mina. Pero kasi Riz, then we will share the bed. Pagpuputol na nga lamang ni Riz kay Mina para tumigil na nga ito. Natikong tuloy ni Mina ang bibig. Nag-iimagine pa lang siya na makakasama nga niya sa iisang kama si Riz ay kinumpul siya na nga siya. Hindi niya alam kung papaano aakto. Mina had been good in controlling herself kapag nakakasama nga niya o nasa paligid nga niya si Riz dahil gusto nga niya ito. Kaso ngayon ay magkakasama pa nga sila sa iis ng room at iisa nga lang ang kama. Nawala sa utak ni Mina ang kanyang pag-iisip na makakasama nga niya si Riz sa iis ng kama nang lumabas nga sila ni Riz upang maligo sa dagat. Tamang-tama rin kasi napapalubog na nga ang araw. Suot ni Mina ang hiniram nga niyang two-piece, swimsuit mula kay Yani pero may towel sa kanyang bewang. Nakasunod siya kay Riz na topless at naka-trunk shorts lang. Dahil nauuna nga ng konti si Riz kay Mina, kitang-kita ni Mina ang malapad na likod ni Riz. Nag-iigtingan nga din ang mga muscles nito. At ang pagpapantasya nga ni Mina kay Riz ay nawala nang may lumapit na nga na mga babae rito. Mga foreigners pa. In-entertain naman ito ni Riz. Kaagad na gumapang nga ang pait sa sistema ni Mina. Sa inis ni Mina ay nilampasan na nga niya si Riz at ang mga kausap nitong foreigners sa kadumiretso nga sa dagat. Nang mapansin ni Riz,
Si Mina nang dumaan nga sa kanyang tabi ay kaagad nga siyang nag-excuse sa mga kausap. The girls was just asking some directions at sinagot lang ito ni Reese. Mina swiftly takes off the towel sa kanyang bewang. Nang makita nga yun ni Reese, halos mapamura nga siya. Lumusong nga si Mina sa dagat na may pait sa kanyang sistema. Alam ni Mina na wala nga siyang karapatan para kay Reese, ngunit hindi niya talaga nakokontrol ang sarili. Nanatili nga si Mina sa mababaw na parte ng dagat at doon lang siya nagtampisaw dahil hindi rin naman siya marunong lumangoy. Hey! Sad nga ni Reese. Napaigdad si Mina nang marinig nga si Reese. Umuso na nga lamang si Mina at nginitian ito. Napalunok nga si Reese nang makita ang malulusog na hinaharap ni Mina na yumuyog-yog sa tuwing ito ay natatamaan ng alon. Hindi na mabilang pa ni Reese kung nakailang lunok na nga siya dahil kay Mina. Tila nauubusan na nga siya ng laway. Nang iwan ka, ani pa nga ni Reese. Busy ka eh. Sad naman ni Mina. Nagtatanong lang sila. Mukha ka namang masaya. Kanina, magaganda rin yung mga babae dun ah. Ani nga ni Mina. Napapikit na nga lamang siya dahil tunog nagsiselos nga na nobya ang dating ng kanyang mga tono. Lumangoy si Reese patungo nga kay Mina at sakalang ito umahon sa harap ni Mina. Wari ginisa nga ang mga pisngi ni Mina nang bumulaga sa kanyang malaking katawan ni Reese. Sinuklay nga ni Reese ang basang buhok at ang isang kamay naman ay ginapos kay Mina. Nanlaki ang mga mata ni Mina sa bigla ang ginawa ni Reese, ngunit wala nga siyang angal doon. Nang makita naman ni Reese na hindi pumalag si Mina sa kanyang ginawa ay kinabig nga niya si Mina tungo sa kanya. Lumapat ang mga palad ni Mina sa malalapad na dibdib ni Reese. Akala ni Mina ay mapapaso na nga siya sa init ng katawan ni Reese. Nagsiselos ka ba? Malamyos na usal nga ni Reese. Tinadya ni Reese na paglaruan ng balat ni Mina sa likod nito at halos mapaungol nga si Mina dahil sa ginawa ni Reese. Reese, huni nga ni Mina. Are you jealous? Pag-uulit pa nga na tanong ni Reese at sa pagkakataong yon ay mas nilambingan nga ni Reese ang kanyang boses. Wala naman akong karapatan. Utal-utal nga na wika ni Mina dahil tila kinakapos na nga siya sa hangin dahil sa mga daliri ni Reese sa kanyang balat. Ngumiti nga si Reese bago nga niya binuhat si Mina. Mahigpit na kumalampit nga ang braso ni Mina sa leeg ni Reese nang dalhin nga ng lalaki si Mina sa malalim na parte ng dagat. Ang mga binti ni Mina ay pumulupot nga rin sa bewang ni Reese. Reese, hindi ako marunong lumangoy. Ibalik mo ako sa mababaw na parte. Pakiusap nga ni Mina. Mas maganda sa malalim na parte. Ani naman ni Reese kay Mina at yakap naman ni Reese ang maliit na katawan ni Mina. Ikaw lang ang may gusto sa malalim eh. Papaano naman akong hindi marunong lumangoy? That's why I'm here. Look in front, Mina. Diba ang ganda? Ang ninga ni Reese. Kahit natakot nga si Mina na mahulog ay napatingin naman siya sa harapan nila kung saan ang araw na tila unti-unting kinakain ng karagatan. Umawang nga ang bibig ni Mina nang makita ang papalubog na araw na tila pinaghalong kulay ng kahel at pula. Sa mga hinahanap nga ni Mina sa problema sa mga nakaraang buwan, nakalimutan na nga niya ang ganda ng mundo. Lahat na nga lamang nung nakikita niya ay problema. Nakalimutan nga niyang blessing ang magising sa mga sumunod pang araw at may pagkakataon pang i-appreciate ang mundong ginagalawan. Ang ganda nga, usal nga ni Mina. Yes, ani naman ni Reese. Nanindig nga ang mga balihibo sa buong katawan ni Mina. Nang maramdaman nga niya ang init ng hininga ni Reese sa kanyang dibdib, bilog ang mga matang bumaling nga siya sa lalaki at mas bumilid nga ang mga mata ni Mina nang matagpuan si Reese na nakatingin sa kanya. Hindi mawari ni Mina ang mga titig na binibigay ni Reese sa kanya. May gentleness at kung anong paghanga sa mga mata nito. Reese, ang ganda mo. Wika nga ni Reese. Biglang sininok si Mina. Ha? Huh? Utal nga, nausal nito. Sabi ko ang ganda mo.
Dahan-dahan na sabi nga ni Riz. Riz, tawag nga ulit ni Mina kay Riz nang maglakbay nga ang mga mata ni Riz mula sa kanyang malulusog na dibdib tungo sa kanyang muka bago nag-focus sa kanyang labi. Napapalunok nga si Mina dahil sa mga lantarang ginagawa ni Riz. Sa paningin ni Mina ay tila isang inosenteng lalaki si Riz. Pero sa mga titig nito sa kanya ngayon ay para itong isang hayop na uhaw na uhaw. Unti-unting inilapit nga ni Riz ang mukha ni Mina. Muling nausang ni Mina ang pangalan nito nang makitang papalapit na nga ang mukha ng lalaki. Kung si Mina ay kinakabahan si Riz naman, ganun din ang nararamdaman. Kinakabahan si Riz na maaaring itulak siya ni Mina o magalit sa kanyang babae dahil sa kanyang mga agresibong galaw. Ngunit hanggang sa dumapo nga ang mga labi ni Riz, sa mga labi ni Mina ay wala na rin narinig na pagtutol si Riz mula dito. Saglit na sumulyap si Riz kay Mina nang magtagpo ang kanilang mga labi at nang makita niyang nakapikit nga ay pinailalim niya ang halik. Gumapang nga ang isang kamay ni Riz sa likod ni Mina at pinaglaruan nga ang lace ng laser nito. Naguguhit na nga rin ng kung ano-anong hugis ang mga daliri ni Riz habang patuloy ang sa pag-angkin sa mga labi ni Mina. Napaungol pa nga si Mina, itinudyo nga ni Riz ang kanyang labi dito na para bang humihingi ng permiso at napangiti naman si Riz. Para kay Riz ay wala nang masasarap pa sa labi ni Mina. Akala nga ni Riz, ang simpleng pagtulong ni Mina sa kanya, dalawang taon na ang nakaraan ay mawawala nga ang kanyang paghanga rito. Pero tila naulol siya pagdating dito. Tila si Mina na nga ang kanyang nakikita. Kapuhingal na nga, si Riz at Mina nang matapos nga ang kanilang halikan. Sa loob ng 30 minuto, napayakap na nga lamang si Mina kay Riz. Dahil sa panghihina nga, talik nito. Magkaharap naman na naghahapunan si Mina at Riz ngunit sa hindi malaman ni Riz ay hindi tumingin sa kanya si Mina. Sinusundan nga ni Riz ang mga galaw ni Mina ngunit iniiwasan talaga ng babae ang kanyang mga mata. Mina, tawag nga ni Riz kay Mina. Napatigil naman si Mina sa pagsubo sa kanyang dessert. Look at me, kumakain ako. Pagrarasan nga ni Mina. Galit ka? Ha? Huh? Usal naman ni Mina. Galit ka ba dahil salik? Hamon ni Riz dito. Maring napapikit si Mina at huminga ng malalim. Binaba niya ang kamay. Sa hita. Hindi naman. May iniisip lang ako. Mina, kung iniisip mo na ang halik kanina. Natigil din naman si Riz nang bigla nga siyang putulin ni Mina. Naisip ko lang kasi ang kontrata, Riz. Hindi ko alam kung ako lang ba ang sumobro pati ikaw. Kasi wala naman ito sa ating usapan eh. Yung ginagawa natin. Walang mali, sabi naman ni Riz. Pero kasi Riz, dahil gusto mo to at ginusto ko rin, walang mali dun, Mina. I'm single, so are you. Wala tayong nasasagasa ang tao sa ginagawa natin. I like it and God knows how much I like doing it again with you. I like doing it again with you dahil gusto kita. Umigting ang panga ni Riz nang hindi makapagsalita si Mina matapos nga niyang bitawan ng mga katagang yun. I understand. Kung hindi mo pa ako gusto o hindi mo masuklian ang pagtingin ko sa'yo, Mina, pero sana hindi mo ako pigilan na gusto rin kita. Pagputol nga ni Mina kay Riz. Sa puntong yun ay si Riz na naman ang natigilan. You're not kidding me, right? Usal nga ni Riz. Crush lang kita nung una. Nung niligtas mo ako dun sa bar, yes, may paghanga ako sa'yo noon. Kaso mas nagustuhan kita simula nang makasama na kita, Riz. Hindi na nakapagtimpi pa si Riz. Sa gitna ng gabing, tahimik lumapit nga si Riz kay Mina. Yumuko siya sa dalaga at marahang hinawakan ang kanyang mukha. Hindi mo alam kung gaano kita kagusto, Mina. Bulong pa nga ni Riz habang lumalapit nga ang kanilang mga labi. Sa pangalawang pagkakataon ay nagtagpo ang mga labi nila sa isang matamis na halik. Ang init ng damdamin
ay tila nagliliyab at sa bawat talik, paramdam ang damdamin na tila'y sumasayaw sa alon ng emosyon. Hinaplos nga ni Riz ang buhok ni Mina habang ang kanilang mga halik ay nagiging mas mainit at mas matindi. Taksi ang gabing tahimik sa pagnanasal na tila hindi na nga maitago pa. Binuhat nga ni Riz si Mina at dinala na nga ito sa kanilang kwarto. Marahan na inilapag nga ni Riz si Mina sa kama at si Riz naman ay lumuhod upang hubarin ng suot nga niyang damit hanggang sa matira na nga lamang ang kanyang underwear. Pumaypabaw nga si Riz kay Mina at muli itong inangkin. Inulan ng halik ang buong katawan ni Mina. Dahan-dahang bumaba ang labi ni Riz hanggang sa marating nga ang labi niya. Napasinghap naman si Mina nang tumama ang mainit na hininga ni Riz sa kanyang pangitaas. Naging mas sensitibo ang kanyang katawan dahil kay Riz. Ilang minuto pa ay nagsilipyara na nga ang mga kasuotan ni Mina sa ere. Natatakot ako, Riz. Hingal na usal pa nga ni Mina nang itutok nga ni Riz ang kanyang kargada sa entrada ni Mina. "Don't worry, I'll try to be gentle," saan naman ni Riz. Sa gabing yun, ninanaig nga ang kamundohang pagnanasa ni Riz at Mina sa isa't isa. Inangkin na lang ilang ulit nga ni Riz si Mina sa kama at maging sa banyo ng kanilang villa. Pero hindi lang basta tawag ng laman yun dahil punong-puno rin yun ng emosyon at pagmamahal. After a week of vacation, muling bumalik sa Riz at Mina sa syudad. "Mag-i-stay pa rin ako sa bahay mo?" tanong nga ni Mina kay Riz. Nakasakay nga sila sa kotse pauwi sa bahay ni Riz. "You want to? Wala namang masama sa akin. Mas gusto ko nga kung magkasama tayo sa isang bahay. Pero hindi pa yun masama tignan. Parang last week lang naging tayo tapos mag-live-in na tayo. Kung ano ang decision mo, babe. Yun ang susundin natin." Marahang wika ni Riz. "Pero papaano ang ating kontrata? Ang pagbubuntis ko sa anak mo?" "Kalimutan mo na ang kontrata natin, Mina. Let's focus muna sa relationship natin at sa sarili-sarili nating buhay." "Paano yan, Riz? Gumastos ka na pampa-ospital sa lola ko. Pero hindi ko naman maibigay ang kapalit." "Huwag mo nang isipin yun," aningan ni Riz. "Nako, hindi yan maaari, Riz. Ayokong isipin mong hinuhututan kita. Ayokong isipin mong mukha kong pera." Napapikit nga si Riz. "Hindi ko yan iniisip, Mina. Actually, kung hindi mo binanggit yan, hindi ko talaga may isip. Pero nakakahiya. Sad na nga lamang ng lalaki. Okay, kung mapilit ka, you can work under my company. Be my personal assistant." Alok nga ni Riz. Ngumiti si Mina at tumango kay Riz. "Sige." Masayang sang-ayon naman ni Mina. At kagaya nga nang sinabi ni Riz kay Mina, nagtrabaho si Mina bilang personal assistant ni Riz. "Personal assistant ba talaga ako rito? O support mo lang?" Natatawang wika pa nga ni Mina kay Riz habang nakakandong nga siya rito. After 3 weeks of dating and 2 weeks of working under Riz, hindi pa rin ramdam ni Mina na trabaho nga niya ito dahil wala naman masyadong pinapagawa si Riz sa kanya. "Halik mo lang at lambing sapat na. Yan ang trabaho mo." Ngingiting-ngiting wika pa nga ni Riz. Natampal na nga lamang ni Mina ang dibdib ni Riz. "Sira ka talaga," sad nga ni Mina. Sa mga pinagdaanan ni Mina sa mga nakaraang buwan mula sa pag-ospital ng kanyang lola, pagpasok niya sa bar at hanggang sa pagkakilala nga ni Mina kay Riz, unti-unti nang nawawala ang mga problema ni Mina at napalitan na nga yun ang kasiyahan. Tingin ni Mina blessing nga ang pagdating ni Riz sa kanyang buhay. Ngunit lahat ng kasiyahan ni Mina kagad din namang binawi ng kapalaran nang dumating ang isang babae na siyang naging bahagi ng nakaraan ni Riz, si Ira. Umagang umaga, ngunit naputol ang pagluluto ni Mina nang dahil may nag-doorbell. Nakasanayan na nga ni Mina na maagang pumunta sa bahay ni Riz upang paglutuan nga ito, kaya naman nalukot ang mukha ni Mina dahil umagang umaga pero may bisitang lalaki at first time yun. "Sino po sila?" bungad nga ni Mina sa babaeng sumalubong sa kanya.
Tinignan nga ni Mina ang babae, mula sa ulo nito hanggang sa paa, at suot pa lang ng babae sumisigaw na nga ito sa yaman. Mula sa mga alahas na suot nito, sa brands, at sa bestita, maging sa bitbit nitong handbag. "You must be..." Pagbibitin ng babae at saka naman taas kila itong sinuri ni si Mina. Nasuot ang isang apron at dala pa ang isang sandok. "Mina Aragon?" Pagpapatuloy ng babae. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Takang wika nga ni Mina. "I have my ways of knowing you. Pero nandito ako para bawiin ang kung ano man ang akin." Nagusot lalo ang mukha ni Mina dahil sa sinabi ng babae, gumapang din ang kakaibang kaba sa kanyang sistema. "Hindi kita maintindihan, miss." Si Mina na nga na sinusubukang maging kalmado sa kabila ng kaba ng kanyang nararamdaman. Bagyang tumawa ang babae kay Mina. At nailang pagkuhan, "I'm Ira and I'm Ree's woman." Taas noong wika nga ni Ira. "Ano?" Tanong nga ni Mina at halos masinok. Mumisi naman si Ira kay Mina. Yung isi na parang may masamang binabalak. Kinuros nga nito ang kanyang arms. Napapalunok naman si Mina. Ramdam niya ang tambol ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. "Bago ka umeksena sa buhay ni Ree's." "Merong ako. I'm the first woman sa buhay ni Ree's." Napaatras nga si Mina sa binunyag ni Ira sa kanya pero pilit nilalabanan at nilalakasan ni Mina ang kanyang sarili. "Pero, pat ka na. Ikaw ang nauna pero hindi naman ang huli, kung sino ka man." Naputol din naman si Mina nang sapawan siya ni Ira. "Ira, Ira ang pangalan ko, miss. Masyado kang ambisyosa, miss. Saka alam mo ba kung bakit ka nandirito ngayon sa bahay ni Ree's? Sa buhay ni Ree's?" Pag-iintriga naman ni Ira kay Mina. Naiiyak na nga si Mina sa harapan nito. Dahil sa kaba, "Anong ibig mong sabihin?" Utal na wika ni Mina. Binabanga ni Ira ang kanyang mga braso at umabante tungo kay Mina. "Alam mo bang hindi totoo na gusto ni Ree's magkaanak? Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi ka mabuntis-buntis?" Taas na ang wika ni Ira kay Mina. Halos hindi kumukurap si Mina dahil anumang oras, tutulo na nga ang kanyang luha. "Diretsuhin mo na ako, Ira. Diretsuhin mo na kung ano man ang gusto mong sabihin sa akin." Nanginginig na wika na nga ni Mina. "Gusto ko lang sabihin sa'yo na alam ni Ree's kung bakit hindi ka mabuntis-buntis. Alam niya kasi pinaplano niya yon. And I guess, naawa lang siya sa'yo. Kaya kanya binabahay o baka sinusulit lang niya ang nagastos niya sa lola mo. Kaya kinikip ka niya." Bunyag nga ni Ira kay Mina. Hindi napigilan ni Mina ang mga luhang kanina pa nga niya pinipigilan. Bumagsak ang mga luha niya kasabay noon ang pagsikip ng dibdib. Hinubad ni Mina ang suot na apron at isang beses na pinalis nga ang mga luha. Walang tigil kakaagos. Hindi na pumasok nga si Mina sa loob ng bahay ni Ree's. At basta na nga lamang siya nagabang ng masasakyang taxi. Pinatay ni Mina ang kanyang telepono bago sinilid sa kanyang bulsa ng kanyang pantalon. "Apo, anong nangyayari sa'yo?" Tanong ng lola ni Mina sa kanya. Ngunit hindi na nga ito nabalingan ni Mina dahil nagmamadali na nga siya pagpasok sa kanyang kwarto. Dumapa nga si Mina sa kanyang higaan at tuon nga impit na isinigaw nga ang sakit na kanyang nararamdaman. Ilang oras na umiyak si Mina hanggang sa wala na ngang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tumihaya nga si Mina at saka tumitig sa kisame ng kanyang kwarto. Pagak na nga lamang na napatawa si Mina nang mapagtanto niya ang lahat-lahat. Na kaya pala mukhang wala lang kay Ree's ang mga palyadong pagbubuntis niya dahil plinano nga niya lahat. Ngunit mas nasaktan si Mina dahil nobyo na nga niya si Ree's pero hindi man lamang nito inamin sa kanya ang katotohanan. Samantalang sa kabilang dako naman, ngingiti-ngiti pa nga si Ree's habang sinusuot nga ang kanyang long sleeves. Nagpaulan pa nga siya ng pabango sa pag-aakala nga niyang nasa baba pa nga ang kanyang nobyo na si Mina.
At laking gulat nga ni Riz nang makita ang dating kasintahan na si Ira sa kanyang sala na printing na kaupo. Halos sumigit, dalawang taon na nga niya itong hindi nakikita simula nung maghiwalay sila. Mas pinili kasi ni Ira ang buhay sa ibang bansa kaysa sa Pinas at nakipaghiwalay kay Riz. Kaya naman gulat nga siya nang bigla na lamang itong sumulpot sa pamamahay niya. Riz! Halos mapunit nga ang mga labi ni Mina nang makita nga niya si Riz. Tumayo ka agad. Ito? At susugurin na nga sana nang akap si Riz pero mabilis namang napailang si Riz kay Ira. What the hell, Ira? Anong ginagawa mo rito? Tanong nga at tasik ni Riz kay Ira. Where's my girl, Mina? Paghahanap nga ni Riz kay Mina sa kanyang bahay dahil alam na nga niya ang pinaplano ni Ira. Si Ira naman isinundan nga si Riz. She'll rather run away. Ani pa nga nito na ikinatigil nga ni Riz. Nandisik ang mga mata nito na binalingan si Ira. Ano? Hindi na nga makontrol ni Riz ang kanyang boses. Really, Riz? Anong nagustuhan mo sa babaeng yon? Simpleng pananakot lang. Tinakbuhan ka na. Simpleng pagsabi ko lang sa kanya na katotohanan, tinakbuhan ka na. Really? What a weak girl. Pagmamaliit nga ni Ira kay Mina ay naputol ng dakmain nga ni Riz ang magkabilang braso ni Ira. Napasingap nga si Ira sa biglang pagginawa nga ni Riz. Napadaing nga si Ira dahil sa puwersa ng kamay ni Riz sa kanyang braso. Anong ginawa mo? Anong sinabi mo sa girlfriend ko, Ira? Singhal nga ni Riz sa pagmumukha ni Ira. Nabahag ang buntot ni Ira nang makita ang galit na mukha ni Riz. Tila nakakasuntok na nga ito anumang oras. I just told her the truth, Riz. Sinabi ko lang lahat sa kanya. Nanginginig nga ang boses na sagot ni Ira. Anong katotohanan ang pinagsasabi mo? Bulyaw ni Riz. About this surrogacy thing. Naalam mo kung bakit hindi siya nabubuntis. Naplano mong... Naputo lang din kaagad si Ira nang itulak nga siya ni Riz. Natumba tuloy sa sahig si Ira at nag-inarte nga itong nasaktan. Pero hindi bumenta kay Riz at hindi siya pinansin. How dare you? Anong karapatan mong sabihin yun sa girlfriend ko, Ira? Saka ano ba kita? Bakit mo ginugulo ang buhay ko? Damn, ikaw ang nang iwan at nakipaghiwalay sa akin noon, Ira. Tapos susulpot ka ngayon na parang may karapatan ka sa akin? Sa buhay ko? Singhal nga ni Riz at dinuro si Ira. Sinabi lang ni Ivan ang mga kalokohan mo rito, Riz. Nandito lang ako para. Muling pinutol nga ni Riz sa Ira. Wala kang karapatan, Ira. Wala ka ng karapatan sa kahit na anong gawin ko sa buhay ko dahil wala na tayo. Kung ano man ang sinabi ni Ivan sa'yo, nasa akin na yon. Buhay ko to at ako ang masusunod sa kung ano man ang gagawin ko. Don't act like you're something special because you aren't. Belta pa nga ni Riz kay Ira. Riz. Muling bumaling nga si Riz kay Ira. And one more thing. My girl, my woman is not weak. She's the strongest woman I've ever known. And no matter what happened, I'll make her the mother of my children. Supalpal nga ni Riz kay Ira. Habang nagmamaneho nga si Riz, tungo sa bahay ni Mina tinatawagan nga niya ang nobya, ngunit hindi na nga niya tumakontak. Kaya naman, ang kanyang kaibigang doktor ang siyang pinsan din ni Ira na nga lamang ang kanyang tinawagan. Ivan explained everything to him. Napakwento lang siya sa pinsan niyang sa Ira sa mga ginawa ni Riz sa pag-aakala niya nakamove na nga ang pinsan pero sinugod lang nito si Riz. Sa huli ay humingi naman ng tawad si Ivan. Napapitlag nga si Mina nang may kumatok nga sa kanyang pintuan. Lola, tawag nga ni Mina sa kanyang lola. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Mina nang boses nga ni Riz ang sumagot sa kanya. Babe, si Riz nga na tila hinihingal. Ang inakala nga ni Mina na wala na nga siyang iluluha pa. Pero nagkamali siya dahil bumuhos ang luha ulit. Umuwi ka na Riz. Hagulgol pa nga ni Mina. Babe, I can't explain. Alam ko ang sinabi sa'yo ni Ira. Mahinahong wika nga ni Riz. Ayaw niyang dagdagan pa ang paggalit nga na saad ni Mina. Ano pang ipapaliwanag mo sa akin, Riz? Alam mo na palang totoo.
Ginawa mo kong tanga. Saad nga ni Mina. Yes, alam kong mali ko, Mina. Naging duwag lang din kasi ako. Natatakot ako. Natatakot ako na baka itulak mo ako palayo. Oo, pinlano kong makipagsabatan. Hey, Ivan, para. Hindi maging tagumpay ang pagbubuntis mo pero mahal kita, Mina. Mahal na mahal kita. Pag-amin nga nito. Alis, Riz. Pagtatabi na nga lamang ni Mina kay Riz. Umiling si Riz kahit na wala nga si Mina sa harapan niya. Babe, I already love you even more. Nung niligtas mo ko, sa nasusunog na building noon, doon ko na pagtanto kung sino ang babae niya harap ko sa simbahan. Yes, I know it sounds impossible, but it was a love at first sight. Kaya naman nung magkaroon ng pagkakataon na mapalapit ka sa akin, sinagot ko na. Kahit alam kong mali. Sorry, babe. Sorry dahil sa iba mo pa nalaman ng totoo. I love you, Mina, mula noon hanggang ngayon. Litanya nga ni Riz. Habang nakikinig nga si Mina kay Riz, ay napatanga na nga lamang siya. Muling nagbalik sa kanya ang alaala nung may niligtas nga siyang lalaki mula sa nasusunog na building. Nag-a-apply kasi sana siya ng trabaho sa mga panahong yun nang magkaroon nga ng sunog at nakita niyang may nakatulog na lasing na lalaki sa lobby ng building. Kaya naman ginising niya yun at tinakay palabas ng building. Babalik ako, babe. I'll give you time to think. Masuyong saad pa nga ni Riz. Natulugan nga ni Mina ang pag-iyak, ngunit nagising din naman siya dahil nagugutom siya. Gutom siya at gusto nga niyang kumain ng manggang hilaw sa gitna ng gabi. Nahihilo rin siya, pero sinisisi niya ang walang kain doon. Apo, tawag ng lola ni Mina sa kanya. La, dapat natulog ka na, ani nga ni Mina. Isang gabi, pinaupo nga ng lola niya si Mina sa tabi. Apo, hindi naman sa pinapakialaman ko ang relasyon niyo ni Riz. Pero sana maayos niyo ang hindi niyo pagkakaunawaan. Dapat kung may problema kayo, na pag-uusapan niyo nang hindi nagsisigawan o nagtataasan ng boses. Huwag ninyo nang hayaan na maging malala ang problema niyo. Payo nga ng lola ni Mina sa kanya. Bumuntong hininga si Mina at walang nagawa kung hindi ang tumango sa kanyang lola. Kaya naman kinabukasan nang bumisita nga si Riz kina Mina ay hinarap nga ni Mina si Riz. Ano to? Panguto mo sa akin? Malditang wika pa nga ni Mina nang makita ang dalang tsokolate at mga pizza ni Riz. Kasi sa loob-loob niya, naglalaway naman talaga siya. No, babe. Sad nga ni Riz. Babe, sorry. Sorry dahil hindi ko kaagad naamin sa iyong totoo. Ani nga ni Riz. At kinuha nga ang kamay ni Mina. Saglit na pumitik nga si Mina. Nakaramdam na naman siya ng pagkahilo. Umiling lang siya at nagsalita. Sorry din, Riz. Sorry dahil hindi kita kinuusap at tinakbuhan kita. Sorry kasi ang immature din ang approach ko. Sorry kasi ang bilis ko maniwala sa iba imbes na sa iyo ako maniwala. Ani naman ni Mina. Humingang malalim nga si Riz bago niyakap si Mina. I love you so much, Mina Aragon. Wika nga ni Riz habang yakap-yakap si Mina. I love you too, Riz del Fuego. Ani na nga ni Mina. Kumalas nga sa kanilang yakapan si Mina at Riz at ahalikan na nga sana ni Riz si Rina nang bigla itong naduwal. Napamura si Riz. Are you okay? Tanong nga nito. Pero hindi nakasagot si Mina nang tumayo nga si Mina at tumakbo palabas ng bahay dahil nasusuka na nga talaga siya. Hinabol naman ni Riz si Mina. Namumutla si Mina na bumaling kay Riz. Ayos ka lang ba? Dadali na ba kita sa ospital? O gusto mong si Ivan ang pumunta rito? Nag-aalala ang ani nga ni Riz kay Mina. Riz, I think buntis ako. Pahayagan ni Mina at ilang segundo lang na wala ng malay si Riz. Imbes na nga na si Mina ang isusugod sa ospital, si Riz ang sinugod ni Mina. At nang kanyang lola sa ospital nang mawala nito ng malay. At nang magising nga si Riz, tinawanan lang ito ng kaibigang si Ivan. Humingi ng tawad kay Mina si Ivan at ito na nga rin ang humingi ng paumanhin sa ginawa ng pinsan nito na si Ira.
Si Mina ay nagpa-check na nga rin sa OB upang makumpirma ang kanyang hinala. Hindi na nga rin kasi siya dinadalaw ng buwan ng dalaw niya kaya nakakutob na nga siya. Pero gusto niyang makasigurado. At kagaya nga ng hinala ni Mina, siya nga ang tunay na buntis sa anak nila ni Riz. Kaya pala ayaw mo sa surrogate dahil gusto mo ikaw mismo ang magtanim ng semilya mo kay Mina. Tukso pa nga ni Ivan sa kaibigan. Namula naman ang mukha nito. Thank you babe. Bulong ni Riz kay Mina at niyakap ito. Thank you for coming into my life and bringing an angel with you. Madamdaming saad niya ni Riz. Thank you rin Riz. At saka nga sila nagyakapan. Makalipas nga, ang ilang linggo hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Riz dahil magkakaanak na rin naman sila ni Mina. Kaya naman bago pa nga lumaki ang tiyan ni Mina ay nag-propose na nga ito sa kanya. Nag-organize nga siya ng isang proposal na hindi nga makakalimutan ni Mina sa kanyang buhay. Nag-propose nga ito sa rooftop ng building, overlooking nga sa mga magagandang tanawin. Nagpa-organize nga talaga ito. Maraming ilaw, bulaklak, at meron pa nga ang kanilang mga litrato na nagpapatunay na sa paglipas nga ng mga araw at panahon, mas pinagtibay nga ang kanilang relasyon. Nandoon din ang kanilang mga mahalagang tao sa buhay nila. Hanggang sa, Mina, I've been wanting this for so long. Ang tagal kong hinintay ito. Alam mo namang matagal na kitang mahal. May mga pagkakataon na walan na ako ng pag-asa. Hindi ko alam kung may express ko pa ba ang pagmamahal ko sa'yo at tatanggapin mo to, pero mas pinili kong hindi sumuko at maniwala sa wagas na damdamin ko para sa'yo. Kaya ngayon, please be with me forever. Para hindi na tayo magkahiwalay pa. Baka mamaya, maumpog ka ba at magising sa katotohanan eh. Sad pa nga nito kaya natawa si Mina. Inilahad na nga lamang nito ang kanyang kamay, hudyat na pinapa, suot na nga nito sa kanyang palasingsingan. Ang engagement ring. Yes, of course. Gusto rin kitang makasama habang buhay. Napayes pa nga nang malakas si Riz at nagtatatalo na parang bata doon. Niyakap nga siya ni Mina at hinalikan nga ni Riz ang babae. After months of preparation, ikinasal na nga sila sa isang intimate wedding sa isang simbahan. Matapos nga noon, sobrang saya nga ng lahat at puno ng pagmamahal na nga ang kanilang buhay. At wala na nga silang mahihiling pa nang binigyan pa nga sila ng anak na pupuno nga ng tawanan at saya sa kanilang mansyon. Piniyayaan nga sila ng apat na anak at wala na nga silang mahihiling pa. Nagpapasalamat nga sila sa Diyos dahil sa lahat nga ng mga blessings na binibigay nito sa kanila. At dahil nga doon, gagawin nila ang lahat para maibalik nga ang lahat ng blessings na naibigay sa kanila. Tutulong pa nga sila sa mga nangangailangan. At mamumuhay ng puno ng pagmamahal. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone. Shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Gloria Sanchez, Anita Hernando, Gloria Escobar, Presbyteros Rose, Augustus, Ning, Vanessa, Noraini Aini, Gisa Dehino, Geraldine De Jesus, Jane Rosario, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. Muli, thanks for listening and God bless everyone.